Hello, hello, hello sa lahat, guys. Ngayong araw na to, mag-unboxing ako nitong binili ko sa online na pressure cooker na 18 cm. Ang kapag ako sa inyo kung paano itong gamitin. Kasi first time ko itong binili at saka first time ko itong gamitin. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang nasa loob niya. Ganyan. At ang ito, wala ng balot. Ito na yung ano niya sa loob. Ito na yung pinaka-body niya. Ayan. So, ayan siya. At ito naman yung takip niya. Oops, sorry. Kakalansing. Ito. So, gagamitin ko ito mamaya. Sasampulan natin ito kung paano gamitin. Ito na siya. Ayan. Merong guma dito. At saka yan ang takip niya. Pero, itatry natin ito kung paano itong gamitin. I-assemble ko na ito ngayon. Papakita ko sa inyo, guys. Kasi hindi ito assemble nung nasa loob ng box kasi hindi kasya yan dyan sa loob lahat. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano itong gawin at saka i-assemble yung takip at saka yung lagay niya dito na kung i-boil mo na mag ano na yung pressure niya. So ngayon, ipapakita ko sa inyo, guys. Ito na ngayon, guys, yung isang balot na hawakan nito. At saka yung pang ano ng pressure nito. So, ayan, bumuksan na natin to. Ito yung nilalagay dito sa taas. Na kung kumulo na, ayan, nakalagay na yan dyan. At meron din ako ditong screw, guys. Ito yung screw niya. Mamaya bubuksan natin yan. At saka ito yung handle. So, ilalagay lang natin yan sa isang gilid. Ito na yung handle ng ating pressure cooker. So, ito pwedeng ipatong. So, ngayon, ito na yung takip niya. So, dito yan. Ayan pala. So, kailangan ipipress pala ito. So, ngayon, ilalagay ko lang ito dito. So, yan na siya. At saka, i-screw lang natin ito. So, yun ang pagkagawa nun. At ito yung screw niya sa gilid. So, i-assemble na natin yan. So, ganito lang yung paglagay niya. So, i-press lang natin yung nasa ilalim. Ayan, yung ilalim na to. Kasi yun ang pang, ano, sarado niya. So, ngayon, i-press natin yan. Makikita natin yung yan yung screw na pwedeng paglagyan dyan sa tala natin to. Kailangan ididikit natin ito ng mas ma masyadong ma tight ang pagkalagay nito para hindi siya sisingaw. Ayan. So meron itong dalawa para naman yan dito sa loob. Sa dalawang screw na nandoon. Ito naman, dito yan siya. Sa loob. So, i-scroll lang din natin yan dito mamaya. Papakita ko yan sa inyo. So, ito muna unahin natin kung paano ito ilagay sa loob. Ito na, guys, ipapatong na natin ito at isasarado na natin itong screw dito na dalawang piraso sa dito sa gilid na to para ma-lock natin yung handle niya. So, ginamitan ko lang ng screw para ma-lock natin yan. Ayan. Asa na yung isa? Okay, na rin natin yung isang screw din dito sa isang gilid para magsarado na yan. Ayan.
lagay lang natin ng masyadong lagay lang natin itong higpitan lang natin para hindi siya maging ano magkuan pag nag hinawakan na kasi nakasarado na yung ano dyan, yung screw niya. So ngayon nandiyan na yan sa loob yung screws na dalawa. So ito yung pinakapang lock niya. So dito sa taas bali ito na yung pinakasarado niya. Ito na yung bulb na nag-ano ng pressure galing sa ilalim. So dito naman tayo ngayon sa handle na naman tayo. So ito yung handle niya at saka itong screw niya na maliit. Lalagay lang natin dito sa loob. Ayan, lagay lang muna sa loob. At saka itong screw na isa. So ipapatong na natin diyan sa loob. Ay, hindi pala, ganito pala muna. So ganito ipasok muna yung screw, yung ring na maliit, tapos itong ano dito sa screw sa loob. So isuscrew lang natin ito. Ngayon, ito na siya. Lalagyan lang natin ito dito. So ngayon, ayan na, nakaano na yan. So gagamitan lang din natin ito ng screw para maihigpitan natin ito ng pagkalagay. So ayan. So ayan, mahigpit na yan. Okay na, game. So ayan, nakalagay na. So ngayon, i-ano natin ito ng ito na yung takip niya. Ito na rin yung pressure niya dito sa taas. Ayan. Pwede na natin ipatong. Ayan na siya. So ngayon, itatry natin. Ay, lagay pa pala itong lagay natin itong rubber niya. So, ito na yung rubber. So itatry natin itong ilagay yung rubber sa loob. Ayan na. So nakalagay na siya ngayon. Oh, itatry na natin ito. Yung paglagay ng kailangan ayusin lang yung paglagay ng rubber para maganda yung pagka higpit niya dito mamaya. Yung paglagay nito guys, so ito na siya ngayon. Ayan na yung na-install na na-install ko na itong pag-ano ng pressure cooker. So ito na ngayon yung itatry na natin. So ang pagkagawa nito, unahin mo yung nilagay doon sa dulo. Ito muna sa ayan. So ngayon pagka ano na, sasarado mo lang, slide lang. Ayan, mag-click na yan siya. Ayan, pwede na yan. So sarado na yan. Okay na. Nag-click na yan. Yan ang buong ano na ng pressure cooker na install na yung pagkagawa na ng sarado ng pressure cooker. So yan, ulitin, buksan ulit natin. So yan na yung kabubuan niya, kabuuan ng pressure cooker. Ito na yung pinaka-bulb niya, nasa taas na nakalagay. Ipapatong natin yan dyan, tapos isasarado natin. Unahin muna natin pagsarado yung doon sa dulo, tapos isa-slide lang yan. Ganyan, so nag-click na, ibig sabihin okay na yan. So una yung ating pressure cooker na 3 liter. So ganyan siya kaliit ang na-install na pressure cooker na nabili sa online. So guys, maraming salamat sa pagsama nyo na ulit sa akin sa vlog na to. At pinakita ko sa inyo kung paano mag install nung lagay ng screw dito sa pressure cooker na nabili. Maraming salamat ulit guys. Papakita ko sa inyo kung paano ko ito gamitin sa sampulan natin. Sa susunod ulit na pag-vlog ko, maraming salamat sa inyo. Sa mga subscribers, sa mga viewers, at saka sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, guys, paki-help nyo naman, subscribe yung aking channel. Pindutin nyo lang yung
notification bell para sa bagong upload sa mga videos, manunotify kayo at mauna niyong makita. Maraming salamat guys sa susunod ulit. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. See you next time. Bye-bye.